sa ilang ekonomista, nananatiling malaki ang agwat ng mga mayayaman at mahihirap. Nilulutas naman daw ito ng gobyerno, yun nga lang, hindi agaran ang solusyon. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Kabilang sa ipinagmamalaki ng Aquino administration ang pagtaas ng credit rating ng Pilipinas at paglago ng ekonomiya sa first quarter ng taong ito. Higit na mataas ang mga pigura ng buong 2011 at pinakamataas sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. Pero ayon sa ilang ekonomista, hindi nararamdaman ng maraming Pinoy ang sinasabing paglago ng ekonomiya. Sa sukatan ng inequality o agwat ng mayaman at mahirap, 44 ang nakuha ng Pilipinas noong 2006 sa 2009 bago pa man umupo sa pwesto si Pangulong Aquino. Mas malapit sa zero, mas mabuti. Kahilera ng Pilipinas ang iba pang mahihirap na bansa gaya ng Congo at Niger. Ang Japan naman ay nakakuha ng 24.9. Kaya naman nananatiling hamon para kay Pangulong Aquino kung paano mababawasan ang malaking agwat ng mayaman at mahirap. Mas malaki ang growth rate ng poor people kasi sila ang mas maraming anak eh. Paliwanag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nilulutas ito ng gobyerno pero walang agarang solusyon. Para mo maramdaman yung growth, dapat growth na medyo matagal ito. Pag invest ka sa human development ng bata ngayon, lalo ng mga bata ng mga mahihirap na households, these people, these kids, these children will have better chances of moving out of the poverty of their parents if they are given sufficient attention sa health, sa education. Sa survey ng SWS, mahigit 10 milyong pamilya ang naniniwalang mahirap sila. Halos 4 na milyong pamilya naman ang nagsabing nakaranas sila ng gutom isang beses sa loob ng 3 buwan. Ayon kay Dr. Jokno, marami sa mga Pilipino hindi nararamdaman ang pagbuti ng ekonomiya. Sa datos ng SWS, nasa 11 milyong Pilipino na edad 18 pataas ang walang trabaho. Mas mababa naman ang datos ng National Statistics Office. Nasa halos 3 milyong Pilipino, edad 15 pataas ang walang trabaho. Kung may trabaho man, hindi naman daw sapat ang sahod ng maraming Pinoy para sa kanilang pamilya. Kasi every year, may nadadagdag kasi sa labor force. So, at least 1 million na new entrance to the market. Tapos, ang nakikreate naman na trabaho ay hindi nga magagandang klaseng trabaho. No? Maraming walang sweldo, tatrabaho lang sa household o kaya sa sariling farm. Maraming nagtatrabaho sa informal sector, maraming part-timers, gano'n. So, kaya mahirap talaga yung buhay. Kaya si Roger, dumiskarte na lang. Nang mawala ng trabaho sa isang private company, nagtayo ng karinderya gamit ang puhunang inutang. 8 na ang pinapasweldo niya ngayon, kabilang ang kusinerong si Marvin na dating empleyado sa isang restaurant. Nakakaipon naman po ako, hindi naman natin maiwasan kapag nasa lakaran tayo, may gusto akong bibili, nabibili ko po. Para sa kanila din yun, na natutulungan ko sila araw-araw. Ayon kina Diokno at Pernia, dapat mas gumastos pa sa malalaking proyekto ang gobyerno para gumulong ang ekonomiya at lumikha ng trabaho para sa mga Pinoy. Sana raw umarangkada na ang Public-Private Partnership o PPP, ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong kumpanya sa mga proyekto na ipinangako ni Aquino sa kanyang SONA 2 taon na ang nakalilipas. Nasa tamang daan tayo, moving in the right direction, pero mukhang mabagal yata. Hindi nagpupush si President Aquino, you know, mas malakas ang push ang kailangan eh. We need a lot of investment in power, we need a lot of investment in water, airports, seaports, mga toll roads and bridges, mass transit system in urban areas. Ano, pwede na siguro sa Davao, pwede na sa Cebu. Ang ginagawa natin ngayon is to make sure na hindi mga bad experiences ay hindi mauulit. Mm-hmm. Para itong mga projects na susuportahan natin will be beneficial for the country, saka sustainable and affordable. Mabigat ang naipong problema kaya komplikado ang solusyon. Sabi naman ng administrasyon, konting tiis pa at mararamdaman din ang ginhawa. All of us have to be
a bit more pressure, talagang laki yung hahabulin natin. And yet, there's no shortcut to that. Sandra Aguinaldo, GMA News.